Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please do like and subscribe para mabigyan kita ng mga small bites ng mga tips kung paano mo kung gusto mong maging mayaman, inya, mag-start ka ng mag-isip at mag-act na parang mayaman. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa... Minsan, nasubukan mo na bang ano? Magsuot ng sapatos ng iba? Mare, sapatos ng asawa mo, nasubukan mo na bang isuot? Or, you can try, siguro ngayon, kumanap pa ng sapatos. Try mo isuot yung sapatos ng asawa mo, or kung ikaw naman ay mister, try mo isuot yung stiletto shoes na ni Mrs. Or pwede mo rin i-try yung maliit na sapatos ng buso mo. Palagay mo maging komportable ka. Parang hindi ano, kasi hindi naman fit sa atin yun. So, yun ay may kinalaman sa pagyaman. Kailangan mo maintindihan ano yung nararamdaman ng kapwa mo. Tama! Alam mo ba ang ano na to, ang habit na to ay makakatulong para mas maging maganda ang pagsasama ninyong mag-asawa, pwede mong gamitin sa inyong magkaibigan, at pwede rin itong gamitin sa business. May mga pagkakataon na may mga kausap tayo, lalo na ang ano nito, kapag dumating na yung issue, nagkaroon ng problema, kailangan ng i-discuss, may discussion na, meron ng kailangan yung discussion na nagkakainitan na. So, ang nangyayari, so salita siya ng salita, yung kausap mo, ikaw naman, ang gusto mong gawin, hindi ka nakikinig para maintindihan mo siya, kundi nakikinig ka nga ba para mag-reply kung ano yung sasabihin niya at makapag-reply ka, makapag-butt in ka para makaganti ka. Which is poor mindset pala yun. Dapat, sabi nga ganun, if you want to be listened, just keep it silent first. So, kailangan, pag nakinig ka, pag may nagsasalita, try to listen. Hindi yung may nagsasalita, iniisip mo na agad, iniisip ka na agad ng way, ano bang ikukontra ko sa sasabihin niya. Hindi kasi ang communication, it should be two-way. So, dapat may listener, dapat may receiver. So, kapag ang nangyari na parehas kayo na gusto lang ng magsalita ng magsalita, hindi nagkakaroon ng two-way communication. So, kailangan ngayon mapag-aralan muna at makagawa ka ng habit na kapag may nagsasalita, pilitin mo na huwag mag-isip agad ng i-reply mo sa kanya. Pilitin mo na makinig muna sa mga sasabihin niya. So, paano ba ang tamang pakikinig? May tinatawag na empathic listening. Yung, ala lang, parang tumaan lang. Pero mas maganda, maging isa kang sympathetic listener. Yung bang, pag nagsasalita siya, may sympathy. Kaya kung sinabi yung tungkol sa shoes, ilagay mo yung sarili mo na ikaw yung may suot ng shoes. Ano yung nararamdaman niya? Dahil sa ganun, dahil sa analogy na yon, dapat put yourself into one shoes, ang sabi. Sabi nga, parang mas maintindihan mo siya. So, ngayon, kapag nagkaroon ng arguments, make it healthy arguments. Stop thinking how to reply dun sa inyong pinag-uusapan. Just think about it, process it, and then para makapag-come up kayo ng solution about the problem. At ito pa, kung gusto mong maging mayaman, eh ngayon pa lang, mag-start ka na ng wag agad kumontra. Okay? So, kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, please do like, share, and subscribe. At i-share mo ito sa mga kaibigan mo na gusto rin na makapag
start nang mag-isip at mag-act na parang mayaman. Have a great day.